Strong start, short finish. Ito nga ang naging takbo ng Signal at ng kanilang kapitana ngayong PVL 2022 matapos ang heartbreaking loss ng koponan kontra Petrogas sa semifinals. Ang malungkot na karera ni Daquis ngayong 2022 PVL. Quinta maraw, magre-retiro na nga ba? Pero bago yan mga ka-Vheadz, mag-subscribe ka na sa aking channel at i-click ang notification bell para updated ka sa aking latest videos. Most improved team nga ang bansag ngayon sa Signal HD Spikers matapos ang kulelat finish noong 2021 at surprising redemption ngayong taon. Mula nga sa 10th place finish noong 2021 PVL, na sweep nila ang Group A na binubuo ng Choc Mucho, F2 Logistics, Charitigo at Army. Sunod nilang binomba ang quarterfinals at ngayon may chance na for podium finish. Sa pangunguna nga ito ng kanilang kapitana na si Rachel Ann Daquis na hindi gaanong naging epektibo noong nakaraang taon pero reliable scorer at awardee contender na ngayong conference. Kung matatandaan, 6.75 points nga lang ang average niya last season at ngayon bumulusok pataas ng 11.73. Lumabas rin ang pagiging quinta maraw niya sa atake maging sa blocking at floor defense. At napansin nga ng lahat yung overall performance niya, bagay kung bakit contender siya for conference MVP. Siya nga ang napupusuan ng marami ngayon bukod kay Tots Carlos ng Creamline. At bukod sa MVP, napupulsuhan rin siya bilang isa sa best outside spiker. Bagay na hindi malabong mangyari dahil pasok siya sa top attackers at may bonus plang floor defense. Ibang sakripisyo rin talaga ang ginawa niya for Signal at talagang inilaban niya ang koponan hanggang dulo. Bukod kay Molina, siya nga ang bumandera sa Signal hanggang sa unfortunate loss nila ng semis kung saan nasaktan pa ang 5'10 spiker. Marami nga ang nalungkot sa pagluha ni Daquis after ng game. Well, nakakalungkot nga talaga dahil grabe yung inangat ng laro nila at kita yan sa dedikasyon at sipag ng koponan sa buong conference. But still, kinapos sila ng malala sa dulo. Pero siguro, wala pa nga talaga sa tamang oras na magkampiyon ang Signal. Ito nga ngayon ang pinanghahawakan ng FEU legend matapos niyang mag-post sa kanyang Instagram account ilang oras matapos ang semis loss nila kontra sa Petrogas. Ayon sa kanyang post na may anim na litrato, may caption itong "The Beginning". Pahiwatig na simula pa lang ng Signal comeback at simula ng Daquis return. Ibig sabihin, ang mga kumalat social media na pangambang magre-retiro na ang 34-year-old FEU legend eh malabang mangyari dahil expect natin ang pagbabalik ng mas deadly na Daquis next conference kasama ang koponang gigil bumawi, ang Signal HD Spikers. So there you have it mga ka-Vheadz. Thank you for supporting this channel. Please don't forget to subscribe and click the notification bell to be updated on my upcoming videos.